Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga parisayong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Anong utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinaiintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalon niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalon niya rin." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Usually, kapag napagninilayan ang gospel reading para sa araw na ito, na-focus ang ating pansin sa topic ng pag-aasawa. Eh kasi naman, maliwanag na sinasabi sa mabuting balita yung linyang, at hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang tanong, paano naman kami? Paano yung mga walang asawa? Eh kung ito pa'y para lang sa inyo, edi huwag na natin pagnilayan ito. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kaya kung magdidig lang tayo deeper sa ating gospel reading o sa anumang pagbasa, we will realize na hindi ito exclusive para sa isang tao o sa specific na grupo ng tao. Pangkalahatan ito, halimbawa po, ngayon sa ating mabuting balita. Ito po ay pupwedeng mangusap sa atin tungkol sa moralidad. Pag sinabing moralidad, yung pamantayan kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yung gospel reading natin, yaan ang isa sa mga sinasabi. Yung morality na dapat ay hindi nakadepende sa ating mga tao, kundi sa Diyos. Makakatas po natin ito dun sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi niya dito, tungkol sa diborsyo, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya inilagda ni Moises ang utos na ito, pero hindi ganyan sa pasimula." Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. At dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa upang sila ay maging isa. So ang moralidad ay hindi po pwedeng nakabatay sa tao. Kasi mainitin ang ulo ng tao. Ibig sabihin po nito, may bias ang tao, may prejudice ang tao. Isipin po natin, batay sa ating sariling karanasan, aminin po natin ito. We don't usually speak and act innocently. Kapag tayo nagsasalita, halimbawa na lang, hindi po pwedeng madalas inosente yan. Ikaw ba, Mrs., kapag tinanong mo yung mister mo, "Maganda ba ako?" Wag na wag yung sasagot ng hindi, uupakan mo, di ba? So hindi inosente yung tanong mo. Sabihin natin, respetuhan, lalo na ngayong eleksyon. Kung minsan, hindi rin ito inosente. Ito ay dahilan lamang ng mga taong ayaw saliksikin kung ano ang kalidad ng kanilang kandidato. Ang tao may hilig o may hilig sa kasalanan. May fallen nature tayo. Kaya nga, minsan, akala natin tama ang ating ginagawa, tama ang ating sinasabi, pero mali na palang talaga
That is why, matatandaan ang sabi ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang tao rin, tayo, naiimpluwensya ng marami, naiimpluwensya ng madla, ng kinagaisnan, ng kultura. O hindi nga ba, for many, many years, sa lahat, halos na mga bansa sa buong mundo, na-recognize, na-appreciate, naging legal, o para pang naging moral pa nga dati ang slavery. Sapagkat yan ang nakagisnan, na-accepted ng marami. And it took humanity like an eternity para yan ay baguhin ng unti-unti. Yan na napakamali, pero natanggap ng marami bilang mabuti kasi nga accepted by many. Hanggang ngayon, in fact, meron pang racism, meron pang mga forms of oppression, nag-ugat dyan ng lahat ng iyon. Sa Ebanghelyo, pansinin po ninyo ang tanong ng mga Parisayo kay Kristo. Naaayon ba sa kutusan na hiwalayan ng lalaki? Lalaki! Puro na lamang lalaki. Kasi ang kanilang kultura ay makalalaki. So ito ay naabuso talaga. Kaya mas marami ang nakikipaghiwalay, mas marami ang nakikipag-divorce ng mga lalaki. So you see, hindi po pwedeng tayong tao ang mag-decide kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Mas marami tayong magagawang mali. Mas marami tayong mapeperwisyo, pati tayo mismo. That is why, hindi basta gusto natin, hindi basta gusto ng nakararami, yun na ang tama. Kinakailangan natin itong i-validate sa utos ng Diyos, sa turo ng Diyos, sapagkat yun ang tama, yun ang totoo. Ang truth, objective, hindi subjective. Hindi ito nakadepende sa tao. Kaya kapag naisala mo na at nakita mong naaayon sa turo ng Diyos, kahit unconventional, kahit hindi gusto ng marami, kahit unpopular, kahit counterintuitive, sundin mo, go for it, defend it, fight for it, because God says it, and that should settle it. Yun ang gusto ng Diyos. So dapat dun pa lang, tapos. Wala na dapat pag-usapan doon. Ang diferensya sa atin, we keep on bargaining. We keep on defending the wrong thing. We keep on deceiving. Justifying. Marami nang gumagawa. Baka naman po pwedeng ganito. Hindi na siguro kasalanan ito. Practical na lamang ito. Kaya nagkakaleche-leche ang buhay natin sa mundong ito. Naisip kong halimbawa, I don't know kung pwede. Ha? I'm sure nakita nyo na ito. Dito, may makikita ka. Hindi lamang po dito nagsizero in. Ha? Kasi nakita ko na rin ito sa iba't ibang bayan kung saan ako na-assign. Halimbawa, may nanguhuli. Ang hinuhuli nila, yung mga riders na walang lisensya, paso ang rehistro, maingay ang tambucho, sa mga tricycle, walang prangkisa. Ganyan po ba na po na? Halimbawa, nandyan yung mga nanguhuli sa tapat. May mga nahuli naman kahit pa paano. Pero yung ibang huhulihin, andun lang, ayun na, andun lang. Sa kabilang dulo, nandun lang. Nagkakakitahan sila. Nandun lang yung iba. Hinihintay yung mga nanguhuli na umalis para makadaan uli sila. Diba? Para lang mga tanga. Kakatawa, diba? Isipin po ninyo, naiisip ba nung mga nagva-violate? Dapat sa susunod, kumuha na ako ng lisensya. Dapat sa susunod, hindi na ganito ang tambutsyo ko. Dapat sa susunod, magparehistro na ako. Dapat sa susunod, may helmet na ako. Naiisip ba nila yun? Hindi. Paulit-ulit, bakit? Hanggang may bargaining, hanggang may justifying, hanggang may pakiusapan, hanggang may lagayan, hanggat ang batas ay hindi talaga sinusunod at paninindigan, mangyayari at mangyayari ang lahat ng irregularities na ganyan. Simpleng halimbawa lang yan. Eh, hindi nga ba't yaan ang parang pinakamukha ng ating mga nararanasan? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
Maliwanag na hindi po pwedeng sakupin ng isang bansa, ang kapwa niya bansa. Pero anong nangyayari? Ang tao ang nagseset ng rules. Ang tao ang nagseset ng tama. Balik tayo sa diborsyo sapagkat lumulutang na naman yung usaping ito. Tayo na lang daw ang bansa na may pagbabawal dito. Nakakahiya daw tayo. Nakita niyo po, Ima. Again, iniisip na naman natin. Sumabay tayo sa agos ng mundo. Iniisip na naman natin yung tingin sa atin ng ibang tao. Yung tingin sa atin ng Diyos, hindi ba natin naiisip ito? Sa akala po ba ninyo, ito'y pinaninindigan ng ating inang simbahan dahil lamang nagpa-power tripping ang mga pari, ang mga obispo ninyo? No! Dahil lang gumaganti kami sa inyo. Bakit gumaganti? Dahil minsan, nainggit nyo kami, lalong-lalo na nung kasweet-sweet nyo pang dalawa. Bagong kasal kayo, katulad kanina, may kinasal ako. You may now kiss the bride. Aba, minsan naglalap-lapan pa. Kami naman napapa, sana oil. Kaya ngayon, nung hindi na magandang pag-asama ninyo at gusto niyong maghiwala, kami naman ang nagsasabi, hindi, no return, no exchange. Dati, pinatay niyo kami sa inggit, ngayon mamatay kayo sa hinanakit. Hindi ganun. Hindi ito power tripping lang, hindi lamang ito trip-trip lang. Ito, hindi namin ito, hindi kami ang siyang talagang may gusto, kundi si Kristo. Pinaninindigan lamang natin ito sapagkat ito ang siyang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, alam naman natin yon, yung katotohanan, may mga mag-asawang hindi na pwedeng magsama talaga sapagkat nasa sa peligro na halimbawa ang buhay nila. Di ba nangyayari naman, naghihiwalay din naman? Di ba? Nangyayari na yan. And I don't think for some cases ha, I don't think for some cases, kinukondemn ng Diyos yan. Nangyayari na yan eh. In some cases lang ha. Kaya lang, what naman to the extent na yung batas ng Diyos ay atin ang papakialaman, atin ang papalitan. Yan ang po, marahil sa panig ng Diyos ang hindi na niya maintindihan sapagkat tandaan natin ang mga batas ay nandiyan, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin yan. Hindi man tayo sumunod sa mga batas ng Diyos, sumunod man tayo sa mga batas ng Diyos, wala yan maidadagdag kahit katiting. Kung hindi man tayo sumunod, wala yan maibabawas kahit katiting sa Diyos. Kaya yung mga batas ng yan ay hindi para sa Diyos, para sa ating kapakanan. You see, mga kapatid, may dahilan ng Diyos kung bakit hindi niya tayo hinahayaang mag-decide kung ano ang tama at kung anong mali. Sapagkat hindi nga po tayo ganong mapagkakatiwalaan inasmuch as tayo ay may hilig o may hilig sa kasalanan. Kaya sana, mahirapan man tayong sumunod sa mga ipinag-uutos sa atin ng Diyos. Isipin na lamang natin ito, ah, hindi man natin maintindihan ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan sapagkat tayo nahihirapan. Ang Diyos naman kumpara sa atin ay mabuti, sobrang bait, 100%. Kaya pwede natin siyang pagtiwalaan na kahit tayo nahihirapang sundin ang kanyang kalooban, ito naman ay para sa ating kapakanan. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay.